Sa taong 2012, ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 97.6 milyon na. Lahat nagsusumikap mabuhay. Lahat nagpupursiging buhay ng kanilang pamilya. Kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang diskarte sa buhay. Kailangan ng hanap buhay upang makaraos sa araw-araw na pamumuhay. Sa pagdami ng populasyon ng ating bansa, kasama na rin dito ang pagdami ng basura ng tao. Para sa nakararami, nakikita nila ang pagdami ng basura na papatay sa kanila. Ngunit sa kakaunti, nakikita nila itong bubuhay sa kanilang pamilya. Ang pangongolekta, pagsisegregate, at pagre-recycle ang kanilang diskarte sa buhay. Totoong may pera sa basura, ngunit higit pa rito, may bukas sa basura. Samahan ninyo akong tuklasin ang natatagong mundo ng mga taong nabubuhay sa basura. Mahirap ang mabuhay sa mundo natin ngayon. Kailangan natin lumaban at ang susuko at siyang talunan. Sa aking mga napagdaan, nakita ko ang hirap na dinadanas ng mga tao para lamang mabuhay. Para kina Manong Esmer, Ate Lina at Mr. David, hindi kailanman naging pabigat ang basura. Ito ay kayamanan na bumubuhay sa kanila at sa kanilang pamilya. Masasabi kong sila ang mga bagong bayani natin. Kung hindi dahil sa kanila, marahil tayo ay natabunan ng basura. Sana ay may natutunan tayo sa kanila. At kahit sa maliit na paraan, ay makabawas tayo sa basura sa pamamagitan ng pagre-recycle. Sa pagre-recycle tayo nabubuhay. Gawin natin ito, di lang para sa ating sarili, kung hindi para rin sa mga susunod na henerasyon. Ako po si Dennis Santiago at naniniwalang may bukas sa basura.